Ay, hindi ko na to patatagalin pa. Mga ate mong girls at kuya mong boys, ang kamay niya ay nakikita nyo na. Live alive! Sa playlist pa more with Eva Ronda, ang nag-iisang Maine Mendoza! Din ako dito. Hello, mga kamorkada. Ang ganda ni Main. Very pleasant ang datingan. O, di ba? In fairness, ha? Ayan, at syempre, pati na rin sa labas, eh, mga kapamilya natin. Ang dami sumusuporta. Ayan, welcome dito sa ABS-CBN MOR. Salamat, dahil pinaunlakan niyo ako dito. Naku, salamat for having me. Iniintay ka nga namin dito ng bonggelarium. At syempre, yung mga fans mo, talagang tweet na ng tweet, chat na ng chat. Ayan. Anong feeling ng maging isang Maine Mendoza? Uy, masaya. Kasi syempre, talagang kahit saan ka pumunta, parang talagang sikat na sikat to si Maine Mendoza, eh, di ba? Talagang tinitingnan, kaliwat kanan, head turner, ganyan. Uy, minsan dire-deadmad. Hindi naman, parang wala namang ganong emote sa buhay. Pero, we're very happy dito sa ABS-CBN dahil nandito ka ngayon at syempre pa, ha, meron kang bagong movie na talagang aabangan ng ating mga kapamilyang kamarkada. Pag-usapan natin yan. Yes! Isa pa with feelings. Ayan, ako ha. Title pa lang para talaga namang kakaiba na. Kakaiba talaga ito. Pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano bang story nitong isa pa with feelings? Kasi medyo nabigyan na kami ng background ni Kuya Carlo. Mm-hmm. Pero ikaw, anong maichichika mo sa amin, maibabahagi mo sa amin? Well, nakita naman na din nila sa trailer na ito ay kwento ng dalawang taong hindi magkaintindihan. Dahil talaga eh, di ba? Oo, talagang party talaga yun eh. Party talaga yun ng relationship eh. Oo nga. Pero ayun, dahil nga hearing si Mara and Def si Gali, pero kaya naman, makikita natin sa pelikulang to how they will work things out. Ay, as a couple. Ginawa niyo maganda. As friends. Truly. O yung friendship nila, tignan natin kung saan mapupunta. Ang maganda dyan, nag-start kayo as a friend ba dito? Friendship ba muna? Nag-start? Or jowa na agad? Hindi, hindi gano'n. Jowa pala. Nag-start kami as acquaintances. Ay, yes. Kasi, ano eh, magkapitbahay lang kami. Ay, yun naman pala. Doon nagsimula ang lahat. At ang maganda dito, di ba, Maine, talagang kahit ano pa ang mga nararamdaman mong struggle sa buhay, kahit anong hirap, yung isa hindi makarinig, yung isa hindi makapagsalita, gagawa at gagawa ang paraan, ng paraan, ang destiny, ang kapalaran, ang pag-iibigan na talaga magtagpo kayo ng pangmalakas. Totoo yan. Inilaban din naman ni Mara si Gali. Totoo. True. So, ang character mo dito is... Mara. Ayan. Anong kakaiba dito sa character mo? At ano ang challenge sa'yo? Kay Mara kasi ang dami niyang ano eh. Si Mara, ang daming taong nag-expect sa kanya. Kasi siya yung tipong nag-excel sa school, sa trabaho. So parang Oo nga, mahirap eh. Di ba so, nakaka-pressure yung ganyan? Nakaka-pressure kasi syempre kailangan ma-connect mo yung character ni Mara kay Maine, di ba? Mm-hmm. Para mas... para maka-help din sa'yo na makahugot or para mas maramdaman mo yung nararamdaman ni Mara. Eh, so, diba kasi si Maine din, achiever din talaga si Maine Mendoza. Hindi naman masyado. Yung bonggelar. Tapos parang ang dami rin tumitingala kay Maine Mendoza. Parang same din kayo sa part na yun. Uy, diba? Grabe. Ano pang pagkakapareho niya ni Mara, yung character mo? Well, si Mara kasi hindi ko masabi kung pareho sila when it comes to love kasi sobrang martyr ni Mara. Para may pag si Mara, may tumingin ka dun sa kasama natin. Hindi ko kasi sure pwede sabihin. Martyr kasi si Mara sa pag-ibig. Uh-huh. Pero siya naman yung tipong talaga ipaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya. Pero ako low-key lang kasi ako eh. Parang nahihiya ako na iparamdam sa taong mahal ko na mahal ko siya. May mga ganyan no? Yung parang hindi ka naman sa hindi expressive. Mm-mm. Pero may ano ka lang point sa buhay mo na nakakahiya lang. Nakakahiya. Bakit kaya ganun? Hindi ko alam eh. Pero sana na-feel nila, di ba? Na mahal natin sila. Siguro, syempre nga, sabi ko nga, binigay namin ni Kuya Carlo nung nagpunta siya dito last week, yung mga 5 languages of love, di ba? Mm-hmm. As Maine Mendoza, kasi may 5 languages tayo. Yung mag-gift ka, gift-giving, ganyan. Tapos yung quality time, service. Ano pa ba yung isa? Yung... Grabe! Hindi yung... ano yung service? Extra service. Hindi yung service, yung para kunyari, ipagluluto ka niya, ganyan. Mapagluto ka ba sa minamahal mo? Or alam mo yun, yung parang pinagsisilbihan mo siya. Ganon! Tapos merong words of affirmation, 'di ba? Alin ka dun sa ano yung isa?
Oo, yung matouch ka, ayan. Parang lahat naman ako doon. Bukod lang doon sa extra you know service. Bukod lang doon sa service. Ah, parang hindi ka, parang nahihiya ka rin na paglingkuran siya. Oo. Pero ano rin, hindi rin ako vocal. Hindi rin ako vocal. Pero the rest, gift giving, mga ganon. Siyempre, iba-iba naman, bawat tao, di ba, ng mga languages of love. At dito nga makikita natin na, despite the fact na hindi kayo makasalita or hindi makadinig, may mga, ano tayo dito, pa sign language, di ba? Ang hirap nun ah. Oo nga. Ilang months nga ulit kayo nag... Alam ko nag-training sila dito. Nag-workshop kami. Parang mga 2 years yata. Matagal pala. So matagal na pala itong na-plan. Mga 2 weeks before kami mag-start. Mag-shoot. Oo. Pero ano pa lang yun? Parang nag-run through na kami ng script tapos sinray lang namin na aralin yung sign. Pero napalitan din yung script. So. Pero totoo ba? Pero... Nabaliwala lang din yun. Pero totoo ba ang chika? Anong chika Miss ito? Miss Maine Mendoza? Wow. Ano? Na talaga ng mga... Siyempre, tinanong ka kasi kung sino talaga ang gusto mo maging leading man. At si kuya mong boy Carlo Aquino talaga. Ang si kuya talaga. Trip na trip natin, di ba? Si kuya kong boy Carlo Aquino. Ano ang meron kay kuya mong boy Carlo Aquino? Na talaga naman nagustuhan ni ate mong girl Maine Mendoza. Alam mo, hindi ko alam. Pero feeling ko kahit hindi ko sabihin sa mga nakikinig ngayon kung anong meron kay Carlo Canino. Kay Carlo, kay kuya kong boy, Carlo Aquino. Feeling ko alam din nila. Kasi iba si kuya mong boy eh. Iba yung charm niya. Truly yan. So, hindi siya tumatanda. Oo nga eh. Kala ko nga fetus pa rin siya eh. Kala ko zygote pa rin siya. Pero totoo yan, no? Diba, no? Lalo na kapag kumanta-kanta pa yan, yung mga guitar-gitara. Sumasayaw diba? Din yan. Sayang. Oo nga eh. In fairness naman, hayaan mo next time. Sa mga mall shows ninyo, di ba? Papasayaw mo natin concert si na ba? Ayan. Anong mga na-discover mo naman kay kuya mong boy Carlo during the shoot, taping? Siyempre, kailangan natin yan, di ba? Teka lang. Talino. Talino pa mo 1 hour tayo. Si kuya mong boy Carlo, ano siya? Mysterious. Ay, mysterious. Oo, tahimik lang din siya minsan. Alam mo yung minsan, parang hindi ko alam kung ano yung iniisip niya. Tapos iniisip ko, nagpa-plano siguro. Hindi ko alam eh. Ipag mysterious eh. Iba eh. Iniisip ko, ano kaya iniisip nitong taong to? Kasi minsan, nakatulala lang siya. Tapos parang, may problema, pero pagtatanungin mo naman, carry lang. Tapos biglang magbibiru na, biglang siya na yung mangungulit. Nakakatakot so, pala si Kutari. Joke lang. Nakakatakot talaga siya. Hindi, siguro medyo malalim na tao lang talaga siya. Malalim diba? Talaga si Carlo. Oo. Sa sobrang lalim talaga. Hindi na maintindihan. Sa sobrang lalim na. Ayun na discover mo. Ano pa? Oo, ano pa ba? Ano pa ba na discover? Yun lang eh. Na makulit siya. Mga hobbies, ganyan. Mga hobbies, teka, ganyan. May tinutumbok pa tayo. May tinutumbok pa tayo. Hobbies si Carlo, wala. Hilig niya mag-phone. Ah, mag-phone. Mm-mm. Kaya pala parang minsan nakaglue na yung ano. Diba? Alam mo yan, lagi lang siyang nasa phone niya. Oo nga, baka syempre, di ba, nagko-compose-compose din ng mga awitin, ganyan. Oy, pero seryoso, si kuya nating boy, Carlo Aquino, alam mo, iba siyang klaseng aktor talaga. Ay, entare. Ano yung mga natutunan mo when it comes to acting sa kanya? Kasi syempre, medyo matagal-tagal na rin siya. Jimmy Days pa lang, di ba? Sabi ko nga, akala mo lang wala, pero meron. Di ba? Syempre, meron kayong nag-exchange din kayo ng mga insights. Wow. Some experiences in life. Syempre, ikaw umaacting-acting ka na rin. Eme-eme lang. Ayan, syempre, ano yung parang naibahagi niya sa'yo o na-contribute niya sa'yo when it comes to acting? Iba, kasi alam mo yung pinaka-importante talaga sila, above all, kaysa sa dialogue, emotion talaga. Emotion. Kasi parang kailangan ng co-actor mo na mag-react sa ibibigay mong emotion. And siya, kahit wala sa kanya yung camera, kahit na sa akin, sobrang binibigay niya talaga. So, sobrang laking tulong nun for me. Totoo yan. Iba. Very generous. Very generous. Kasi may mga moments talaga na nagti-thank you kaming dalawa lang. Tapos, yakapin ko, thank you, Carlo. Salamat. Hindi ko magagawa yun kung wala ka. Tapos, naiiyak na lang kami. Parang, Kaya ano ba makinilip? Kaya... Truly na. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Pero ang bongga lang, no? Na talaga, kasi natin, di ba, sa trailer, tapos talagang pag itsura nyo pa lang, bagay na bagay na kayo together and everything. Yung mga ganong klaseng mga comments ng mga mukha kaming magtsahin. anong masasabi mo doon? Well, hindi ko alam kung ma-offend ako kasi...
Bakit naman? Hindi kasi... Mukhang bata si Carlos, ako daw mukhang matanda. Hindi kasi mukha talaga siyang bata. Pero feeling ko talaga mukha kami mag-ate. Pero ako yung mas matanda sa kanya. Pero bagay nga kayo. Talaga? Totoo ba? Bagay nga. Totoo. Promise. Ay, ano yung mga nagustuhan mong qualities kay Kuya Mumbay Carlo? Ay, totoo siyang tao. Oo. Truly? Totoo. Alam mo, ayoko na lang magsalita. Alam share mo na! May mga pagkakataon. Hindi, may pagkakataon lang na hindi na lang kayo share. Okay lang yan! Wala. Tayong dalawa lang naman nandito. Oo, wala na may iba nakikinig eh. Hindi, basta nakikita ko yung pagiging genuine niya as a person. Kasi meron nga kaming, minsan nagkakapikunan kami ng very, very light sa mga asaran. Tapos may, nag-sorry talaga siya kapag ano, kapag napikon talaga ako. Kasi pikon talaga ako. Sinasabi ni Carlos nung media ko na ako daw yung nangaasar, pero madalas siya nga tong, ako yung asar talo eh. Pero bukod kay Kuya Mumbay Carlo, sino pa ba ang mga makakasama nyo dito na mga artista na aabangan din namin ng Bongilarium? Si Kat Galang. Yes. Magalang na magalang yan. Sobrang galang ni Kat Galang. BFF ko siya doon. Si Tita Molotlot de Leon. Si Tito Mo Chris. Lot-lot pa, diba? Diba? Si Tita Mo Chris, Villanueva. Fairness naman. Tita Jeline. Oh, si Tita Mo Jeline. Mga ano rin pala. Ang bigating artista na talaga ng mga kahit buhatin mo. Diba? Bigating. Hindi, magaan pa rin, diba? At dahil dyan ako, bakit kailangan panuorin ang isa pa with feelings ng ating mga kamerkadang kapamilya at kapuso kapatid kahit kanino. Kapati. Oo. Wala lang. Hindi kasi kakaibang story ang may bibigay sa inyo ng isa pa with feelings. Oo, na hindi niya talaga ito madalas makita at wala rin yata sa Netflix na ganitong storya. So sana pag nakita niyo siya, ma-appreciate niyo and mas maintindihan niyo yung struggles ng deaf people. And sana this movie can bring awareness about the deaf community. Oo, na rin. Oo, yan ang maganda dito. Totoo. Diba? Sana mabigyan na pansin at mabigyan, ma-appreciate and mas maintindihan natin yung culture nila. And yun, through this movie, feeling ko naman, successful kami doon sa paglahad ng mensahe na yun. Correct. At dapat i-appreciate din natin yung mga ganun na klase ng tao, di ba? Huwag natin baliwalain. Masaya sila kasama. Oo nga. At saka, sabi nga nila yung mga sila daw, sila talaga yung tunay nakakaramdam, di ba? Ng totoong feelings. Totoo. Diba? Kasi sila yung ano eh. Sila yung hindi sila nakakarinig. And truly, yung iba sa kanila, hindi nakakasalita. So talagang sa ibang paraan nila ipaparamdam sa'yo yung pagmamahal. Ano yung pinaka-challenging na ginawa mo dito? I mean, yung naranasan mo sa experience mo, pinaka-challenging experience na during the taping, shootings? Siguro yung mag-aaral ka ng pagkahaba-habang linya. Kakabisaduhin mo yung dialogue, tapos kakabisaduhin mo yung sign, tapos lalapatan mo ng emosyon. Napakahirap na. Pagsabayin, no? Ang hirap pagsabay-sabayin. Hirap na umarte, tapos may ganun-ganun pang Tapos dialogue pa. Oo. Pero dito talaga natin makikita ang galing na nag-iisang main. Uy, walang ganun. Guys, huwag kayo mag-expect. At dahil dyan, imbitahan mo na sila, Maine, na talaga naman supportahan sa darating na October 16 ang inyong Bongilarium na pelikula. Mga kamorkada, sa mga lahat, sa lahat po ng nakikinig ngayon dito, sana po ay abangan at supportahan ninyo ang Isa Pa With Feelings sa October 16 na po yan. Kasama ko si Carlo Aquino, si Ate Mokat Gala, marami pang iba sa direksyon ni Prime Cruz under Black Sheep and APT Entertainment. Ayan, ako marami salamat sa iyo, Maine. Tapos na! May mga gusto ko pong pasalamatan pa. Sige, habol pa tayo hanggang... Hindi, chikahan pa tayo. 9 p.m. Ayan, may gusto ko mo. Alam mo, first radio guesting ko to. Naku, sana pumunta ka ulit dito, ha? Sa mga susunod, ha? First and last. Pwede ka bang ma-arbor na lang namin? Pwede ba? Nakapamilya. Charot lang po. Yari ka. Joke lang po. Nakakay naman, di ba, biro? Ayan po. Siyempre, Miss Maine Mendoza, may gusto ko bang papasalamatan? At siyempre, batiin pa ngayong araw na ito? I would like to thank my family. May nanay and tatay. Alay, lahat ng sumusuporta po sa akin, sa amin ni Carlo, at sa lahat po na nagpa-block screening. Yes. Na kahit wala pa lumalabas sa trailer o kahit ano, parang meron ng 60 plus na block screening sa nakaabang. So maraming salamat po sa parang lahat ng support. Parang ano pa nga lang, last